from Dondon Sormino, nakasing fresh din, si Ramirez. Dondon of Abante. Hi, Don. Kaya, Hey, para ayaw ka na, ayaw ka na Don. pumunta sa introduction. Anyway, Happy New Year, Zancho, and congratulations sa project na to kasi napaka, kumbaga, markado tong, ito, dahil napanood ko to yung Korean version niya, at saka yung character mo talaga, sabi nga, pag inaral mo talaga, hindi ka naman talaga to, mix yung emotions eh, mabubwisit ka na, maaawa ka dun sa character, di ba? But anyways, kumusta naman yung working relationship nyo, yung pagkatrabaho nyo ni Jody Santa Maria, especially dun sa isa pinaka-consider kong pinakamahirap na scene, yung medyo madugo na scene sa bahay. Hindi ko alam kung pang ilang days nyo yun na shoot, pero ayun yung scene na parang dumating yung anak at na-witness lahat yung mga eksena. Kumusta yung pakikipagtrabaho mo na kay Jody? And kumusta yung scene Oh na yun my sa'yo? God. Well, napakaswerte ko na si Jody yung kasama ko dito sa The Broken Marriage Vow. Siya yung gumanap talaga na asawa ko dito. Dahil nagtulungan kami, tinulungan niya ako na sobra-sobra dito sa paggawa namin ng mga scenes. Alam mo yun, naging komportable ako sa kanya dahil ipinaramdam niya sa akin na yun, na maging komportable ako sa kahit anong eksena na gagawin namin. Kasi bilang mag-asawa, first time naman namin magsasama sa isang series talaga na kami yung mag-partner. So, naging hindi ako ganong nahirapan na dahil nga, yun, yung collaboration namin ng pamilya, ako si Stuart, ako si Jan at saka si Jody, naging madali na sa amin yung pagbuo dahil nagtutulungan kami. And yung sinasabi mo nga na eksena na, ano yun, yung binugbog niya si... Yes, may mga ganun. Yan Uh, yung binugbog and then a witness nung anak. Tapos... isa yun sa pinakamahirap. Para sa akin, isa sa pinakamahirap na eksena ang ginawa namin. And buti na lang ginawa namin yun, hindi pa maaga na shooting days. Magandang bandang kalagitnaan na o bandang pandulo na namin siya ginawa nang talagang pasok na kami sa mga characters namin dahil ang tagal nga namin stay sa Baguio, almost 2 months kami doon. Yun, nung ginawa namin yun, nagtanong-tanong ako sa mga co-stars ko kung ano bang sitwasyon talaga nangyayari sa totoong buhay. Talaga bang nagugulpi ba talaga mga babae, mga ganun. Nagtanong-tanong ako sa paligid. And may mga nakuha ako ng mga kwento and na totoong nangyayari siya. So yung ginawa namin ni Jody scene na yun. Ala, nanginginig ako habang inaalala ko ngayon kasi sobrang intense. Alam mo yung may emotion kang nabubuksan sa sarili mo na hindi mo naman akalain o hindi mo naman naisip na may experience mo o mararamdaman mo yung emotion na yun sa totoong buhay. May mga ganun eh. May mga ganun. Kaya din mahirap dahil hindi ko naman ito maaramdaman eh. Sa totoong buhay. Pero di dahil sa trabaho ito, lumalabas siya. Nabubuksan eh. Nabubuksan yung ganong klaseng emotion. So, after nung scene na yun, parang gabi namin siya ginawa. Kinabukasan, andun pa rin ako. Andun, parang si Jody nandun pa rin. Tapos ako, nanginginig pa rin ako. Ang ibang araw na yung ginagawa namin. Medyo traumatic yung nangyari. But okay naman, safe naman kami lahat at sobrang happy namin doon sa scene na ginawa namin. Yun, kami na lang, natutulungan kami kung paano ano yung mga anxiety and mga parang nade-depress kami kasi minsan mabigat na yung mga scenes eh, nadadala namin hanggang pag-uwi ng hotel, hanggang ito. Yun lang yung pwede kong may share siguro na medyo hindi siya ganun kadali. Personally, para physically, buti na lang Okay. nagtulungan kami ni Jody na walang masaktan at yan, alam mo, na walang mahirapan. Yun nga sana yung follow-up ko, Zanjo, kung paano ka umaalis dun sa character mo after ng mga heavy scenes. Especially, totoo naman na napakabigat ng mga character mo, napakabigat ng mga eksena mo. At kahit yung mga quiet na moments, mabibigat pa rin yung character mo, yung scene mo eh. So,
Anong ginagawa mo after that scene? Kasi yung motivation pwede siguro manggaling sa co-star mo or director mo. Pero yung after that, paano mo na binabalik si Zanjo ulit? Paano nagpapagpag doon, di ba? Yes, paano nagpapagpag? Mumu. Wala kaming ano eh. Actually, wala kaming venue para magpagpag or para mag-dumitouch dun sa eksena. Kasi naka-lock-in kami. Pag-uwi namin, sila kami-kami pa rin magkakasama. Pagbalik namin sa eksena, sila-sila pa rin makikita ko. Hindi naman katulad before na umuwi kami ng bahay o may ibang project kami gagawin. So ito, andun eh. Well, kailangan mo lang talaga makipag-usap sa mga kasamaan. Like sa mga co-actors mo, sa mga staff. At sabihin mo talaga kung rin nakamdaman mo, kung rin napifeel mo yung time na yon para alam mo yun, para mailabas mo lang, hindi mo maikimkim kasi mahirap pag tinago mo lang, hindi mo sinishare sa mga kasama mo. So ganun kami, sinishare namin yung isa't isa ko, yung emotion namin, yung nagdadaanan namin noong araw na yun. And ayoko rin naman bumitaw kahit nasabihin mong mabigat siya sa dibdib, kahit mabigat siya sa utak. Ayoko na rin bumitaw kasi yun na rin naman ang ginagawa namin araw-araw. So tatapusin ko na to. Tatapusin ko na to. Kung lock-in na to. Na bit-bit ko na siya. And then after nun, pag uwi ko na lang, hindi na lang ako mag-detouch o magpapagpag. Ayan. Anyway, ano, napakabigat nga ng impact ng character sa'yo. Kasi hanggang ngayon, pag naiisip mo siya, nanginginig ka. Parang gano'n. Anyway. Diba? Parang medyo matagal na yung gap eh, na nakabalik ka na siguro ng ano. Pero then, thankful naman kami dahil ano, dahil every break time, may break kami, si Dr. Jill, si Dr. Jody, eh, meron siyang pa-acupuncture sa mga tenga namin. At mayroon sinakipuncture. Yes. So natatanggal yung mga stress namin, yung anxiety, yung anger, lahat na tat. Parang nare-relax kami. Sobrang galing nung ginawa ni Jody na dinala niya yung mga needles niya para every break time namin. Lagi kaming nare-relax. So, yun. Ang ganda. Anyway, congratulations in advance. At excited na akong mapanood itong version na to dahil sa trailer pa lang, parang nakakagigil na rin naman talaga yung mga excitement. Good luck! Salamat. Thanks, Don. Aaron!